Sa ng Department of Agriculture, katuwang ang LGUs at sektor ng local farmers ang programang pinamagatang Kadiwa ni Ani at Kita Project. Layunin nito na mapalakas at magiging accessible ang ating local agri-fishery products sa mga pamilihan at matulungan ng ating mga local farmers, mangingisda sa aspeto ng pagpapalakas ng negosyo para sa food security ng bansa. Mula nung lumabas yung balita na ibabalik ng gobyernong Duterte yung tinatawag na Kadiwa stores. Ang daming nagtatanong sa amin, ano ba yung Kadiwa store na yun? Sari-sari store ba yan? Grocery ba yan? Ano ba yun? Well, in a sense, all of the above. Para madaling ipaliwanag kung ano yung Kadiwa store, dapat na buhay yan, yan ang dulo ng supply chain. Ang ginawa ng pamahalaan nung panahon ng aking ama ay binuo yung tinatawag na supply chain. Marami na tayong pinag-usapan tungkol sa pagtulong ng pamahalaan sa mga magsasaka natin sa agrikultura. Bakit natin gusto gawin? Unang-una, para bigyan sila ng hanap buhay. Ngunit pangalawa, para mayroon tayong sapat na food supply. Kaya pinapataas natin ang production. Tinulungan ng gusto ang mga farmer, nag-invest ng gusto sa ating mga irrigation systems, pati na sa ating mga water supply. Pagkatapos ng production, tumutulong dapat ang gobyerno dun sa processing. Halimbawa, sa palay, sa mais, ganun din, kailangan i-process yan. Tapos yung transportation para dadalhin nga sa consumer sa mga gagamit nga nitong mga commodities. Maaalalang tinaguyod rin ang mga FTI. Dila lang ngayon sa FTI, bagsakan. May bagsakan na kalaki-laki. Siyempre, yung mga iba ay hindi makapunta naman doon sa FTI nung panahon na yon. Kaya gumawa ng Kadiwa store para yung produkto na binili ng gobyerno na hawak nilang supply, pwede nilang ipagbili ng mura. Gumawa sila ng rolling store. Parang sari-sari store na nasa likod ng truck para doon pupunta-punta kung saan may customer, pwede sila magbenta. Dati, nag-umpisa lang yan on basic commodities. Ngunit habang tumagal ang panahon, siguro yung mga customer naghanap, meron ba dyang patis, meron ba dyang pati Colgate, binibenta, pati school supplies. Binibenta noon sa Kadiwa na mura. Paano nila ginagawa yan? Napakasimple. Ang gobyerno, hindi negosyo. Kaya naipapasa nila ang mga produktong yan, ng bigas, ng palay, ng mais, ng kahit na anumang produkto, maipapasa sa consumer yan na walang patong nakita. Noong nakaraang linggo, nung nandun kami sa Ilocos at nagdala kami ng mga medical mission, nagdala kami ng mga gift-giving pati relief goods, lagi namin kasama, meron na kami sa Ilocos Norte dahil alam na namin itong sistemang ito, meron na kami yung tinatawag na Kadiwa store. May isang malaking truck, punong-puno ng mga kung ano-anong mga pangangailangan at dadalhin ngayon doon sa lugar, magse-set up sila, maglalagay lang sila ng mesa o magbebenta sila lahat ng mga supply ng Kadiwa. Mabuti nga na bumalik ito dahil talagang effective ito at maraming natutulungan itong sistemang ito. These are the hybrids that we started when I was governor. Ang tama yung napili namin. Hanggang ngayon, maganda pa rin. Yan ang Kadiwa store, kaya nakakatuwa naman na makita na kinikilala ang katangian nitong sistemang ito. Kaya't naman ay pinapagpatuloy at ibinabalik yung Kadiwa store. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.